Good morning, mga kabayan. It's Sunday here in the US. Kumusta po kayo? Thank you for watching my video. Thank you for watching and sharing. Please subscribe and share and hit the notification. Ayan po pang second day ni Dr. Smith. Nasa hospital po ako. Trying to be strong and yeah, it's almost 48 hours, a day and a half. Kaya andito na po kami sa hospital. Ayan, malamig po yung paa ko, kaya binalot ko na. Tapos may trabaho pa ako doon, nagdala ng trabaho. Ayan po. Ayan po. Ang dami, mas marami pa kahapon, inalis na yung mga iba. Ayan, nakatabit siya dyan, dami-dami. Nakaupo siya dyan ngayon. Sa upuan kasi nahihirapan siyang huminga. Kahapon po, hirap na hirap siya huminga pag naka-lay down. Kaya nakaupo pa siya. Anyway, he's doing much better. Hindi naman po, ayaw ng anak niyang kukunin ko po siya na nakaganyan, na maraming mga nakakabit sa kanya. Ayan. So far, pinatayo siya kanina. Nakatayo naman. Alam mga nurses dyan na ICU nurse. Sa ICU po kami. Hindi po lilipat. Hindi pa lilipat. Mga 2 days pa daw dito. Pinatayo kanina. Dito po yung cardiologist. Tapos pumunta yung respiratory. She has to do some breathing exercise. Tapos yung physical therapy kahapon. Tinuruan kung paano ang transfer tsaka everything. Hirap na hirap po siya kasi alam mo naman matanda na rin asawa ko. Kaya, but hopefully we will be going home in the next 2 to 3 days. Siguro, hindi pa siguro. Kumain po. Ayaw naman niya kasi ng pagkain dito sa hospital. Ayan po. Oh. Ayaw niya po kasi mahiga niyan. He doesn't like to sleep there on the bed. So, which is better that he is at the nakaupo siya. But ayaw po, hindi kasi magagalit po yung anak ko kung kukunan ko po siya na kasi sabi niya hindi mami doon kasi marami. What, babes? The bed. Oh, that bed is 250,000? Yeah. Wow. Yung bed. So uncomfortable. Yung bed daw na ito, each bed na ganito po ha. This is an electronic bed. Electrical. Cost $250,000. US dollars. Yeah, but it's very uncomfortable. Yung ito po yung mga you can lift up and everything, but you're like sinking, right, Dad? Yeah. He's like sinking, so now he's deciding to sit down. Kasi po dito naka-ICU po kami, buti na lang po kakilala na doktor. Yung cardiologist niya po kakilala niya. Tapos yung isa kaklase niya nung araw. Kaya we're just lucky kasi naman si doktor po matagal pong doktor. Tsaka nagiging mataas ang rangko niya noon sa isang hospital dito. Kaya po ganyan. Tapos kaya buti na lang we're just blessed na may kakakilala kami. Mabait po sila. Dapat hindi ako dito sa ICU nakaupo. I should not be sitting at the ICU, right, Dad? But they're very nice. They're very accommodating. So far, hindi po ako ay natulog dito para kasi sabi nila magpahinga daw ako habang andito sila. He's well taking care naman kasi nahihiyarin siguro sila sa kanya. Kilala siyang doktor. Kaya, ayan. Ang update sa kanya. O sige, susundan nyo kami sa sa aming paglalakbay. Lalo na kanyang update. Kahapon po kasi, kaya iyak ako ng iyak. Kay Ashley, pagka-drop ko po sa airport, bumalik po ako dito sa hospital. At tapos sabi ko, bakit nangyari? Kasi parang, siya. Yung masakit na inaantoy. Parang, kasi sa umaga po, medyo okay-okay na. At tapos ngayon in the hapon, biglang
naiiyak, dadada, maraming ano. Tapos tinanong ko, yung palang isang nurse po na, kasi nakabreak yung regular nurse niya, eh, medyo matanda na, eh gusto niyang magpataas sa kama. Eh, hindi naman tumawag po ang katulong niya na buhatin. Eh, pagbuhat niya, hindi niya kinaya. Kaya, na ulit siya yung kanyang dito, yung kanyang sugat dito. Parang yung bukas. Kaya tinakbo na naman siya sa operating para i-close, i-asara. Ay, iyak ko kaya. Pagdating ko galing ng airport, iyak ko kaya. Ang tagal ko dito sa ospital. Buti na lang po, mayroon kaming mga nurses na ICU noon, na mga dati niyang mga tauhan, mga kaibigan niya. Sila ay nagtakbuhan dito lahat kahapon, kagabi. Pumunta po sila dito. Anyway, umaga ngayon, Sunday, kagagaling ko po nagsimba. Tapos yung si Father Brian will bring a hostia para bibigyan ng hostia mamaya. Para tapos magdasal na lang kami. Mabait ang mga mabait ang mga kaibigan. Salamat naman. Salamat sa inyo lahat. Somebody is screaming help. Bakit? Kasi ito po dito sa ICU 1:1. Isang nurses, isang pasyente. Mapabait po sila. Oh, somebody is saying help. I better go check. Bakit? Wala. Nurses is not here. Wala. Right. Oh. No, I'm not gonna be. I cannot do that. It's HIPAA. Someone is saying it. Did he say help? Somebody said. Huh? Is she screaming for help? She is, and the nurse knows she's contacting a doctor. Okay, okay. She's aware. Okay, thank you very much. Okay. Okay. Ayan po. Nagulat po ako. Kasi para naman akong tagabantay dito, eh, ako naman taga-istorya nila ata. Tinitignan ko yung mga pasyente. Naawa naman ako. Tapos kasi maraming mga dito hindi pwedeng pumasok kasi nga naka-ICU sila. Ayan, alam daw nung nurse niya kasi sumisigaw po ng help. Alam po ng nurse niya. Aray, malamig po. Tapos, tinatawagan daw yung doktor nila. Kasi din, itong unit na to po is a cardiac unit. Puro opera ng puso. Kaya, mabigat po ang mga nurses. Eh. Ang mga nurses, eh, dapat 1:1 ang kanilang pasyente. Kasi mabigat sila eh. Marami silang kailangan. Kaya, ayan po. Ayan na. Pumunta na yung doktor. Kawawa naman. Anyway, ano pa? Kagabi po, kaninang umaga pala, madaling araw dito, ayun, nag-usap-usap po kami lahat na scholars. Instead na 10 po, kumuha po ako ng 13. O nadagdagan ng 13. Kaya lang ito po is a very program na nandito na sa state, eh, dinala lang namin sa very rigid po. Kaya kayo yung mga applicants, hindi naman sa ayaw namin sa inyo. Eh, syempre may limit lang ako. At saka hopefully we could, pwede namin dagdagan. Okay? As we go on, dadagdagan at dadagdagan yan. Ang dami pong aplikante, libo-libo. Kay pasensya na lang. Okay? At yung mga hindi nakuha po, kaya lang, yun as I said, marami naman po kaming binibigay. Yung mga tinatawagan namin, binibigyan po namin. Tapos meron pa naman mga kaming binibigyan na hindi na vlog. Kaya, so far ngayon, hindi pa po ako nakapagbasa ng mga email ninyo. Kaya, kasi ito nga, preoccupied ako kay doktor. Ako po ang mag-aalaga sa kanya. Tinuturuan ako kahapon kung paano mag-alaga. Ay, tapos ngayon po. Preoccupied ako, kaya pag nasa bahay na siguro ako, saka na lang ako makapagbasa. Remember po, hindi yung Kinging Belan email, hindi po yan ang regular na email ko. Kaya ang binabasa ko rin sa gabi, once in a while, and you know, every other day or something, binabasa ko.
Kaya salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik ng aking vlog. Huwag niyo po akong iwanan, huwag niyo po akong pabayaan. Yung lahat-lahat ng prayers niyo po, yun ang kailangan namin hanggang hindi mag-heal si Dr. Smith. My daughter, my family, my husband wants to say thank you very, very much for all the prayers and for all na hindi nyo kami iniwanan at sinubaybayan lang ako. Again, from the bottom of our heart, we love you all. Thank you.